button beside for you para notify ka sa mga new videos ko i-upload. Thank you guys sa lahat ng mga support na nyo na i-engage. Thank you for all my subscribers. Thank you for sharing and likes sa mga videos ko. And thank you guys. Kung wala kayo guys, wala rin ako guys. Thank you. Wala. Thank you sa lahat sa inyo for supporting my heart. Thank you so much. Enjoy watching mga vlogs ko. Thank you sa mga videos ko guys. About sa videography, about sa photography, at sa mga inspirational short film ko. Or anything else sa YouTube na. Intro man tayo. At hindi tayo professional. Parang professional. Ito guys, I'm so blessed guys, and so nakakapahinga ko guys, and now, kamusta tayo guys, and then ngayon guys, tutuloy natin ang session, yung challenge natin, ngayon, session 12 na tayo guys, 12, session 12, so guys, thank you so much, and thank you sa, we thank God sa strength na inibigay niya sa atin, sa araw-araw, we thank you na, i-provide niya lahat, ang mga needs natin, and thank you, be thankful sa everyday na lahat na ibigay niya sa atin na safe tayo, na naging nandiyan siya palagi, and be thankful sa lahat talaga. So guys, before tayo mag-start sa session, my verse of today, my verse ang ibigay ko sa inyo guys, Bible verse na ibigay ko sa inyo, and despite this pandemic, na marami tayong worries, stress tayo sa lahat ng mga nangyari ngayon guys sa buong mundo, di ba? Huwag tayo mag-stress. Normal naman guys, normal sa akin yan. Minsan, those hope tayo, nagda-doubt tayo, normal naman tayo. But we are not perfect, nahihina tayo. At doon tayo kukuha ng sino bang malakas? Kukuha tayo sa lakas. Hindi tayo kukuha naman sa tao. Huwag tayo kukuha sa lakas. Kung sino naman ang Panginoon. Doon tayo kukuha tayo ng source sa Panginoon. Kasi siya ang kapangyarihan. Siya ang malakas. Siya ang perfect sa lahat. Okay guys. Ang mga ibigay sa mga guys. Ito guys. Ito ang sabi ng Panginoon sa atin. Kung meron tayong itong sakong-sakto guys sa nangyari ngayon. Matthew Chapter 11, verse 28 to 30. Sabi niya guys, come to me, all you are weary and burdened, and you will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Yun guys. Yun guys, ang sabi ng Panginoon sa atin, kung pagod na tayo, wala na tayong malalapitan, wala na tayong lost hope na tayo, nalapit lang tayo sa Panginoon. E sabi naman tayo, come to me and all weary and burden. Sino nag-aalala kung wala na tayong pag-asa? Nandiyan siya palagi sa atin. Kasi ang Panginoon is humble. Ang Panginoon nandiyan palagi sa atin. Kahit ano man, kahit sino man tayo, hindi man tumitingin ang Panginoon eh. Kung anong nagawa mo, anong nagawa natin. Kasi masakwa lang tayo guys. I-surrender natin, humble na rin ang sarili natin. Na
i-surrender natin na makasalanan tayo, mahina tayo, huwag tayo mag, yung pride natin na manguna, diba? Masa, kuwan tayo guys, be focus lang tayo, sick lang tayo sa salita niya, sick lang tayo sa kanyang plano sa buhay natin. Ano, alam mo guys, yung pandemic, kasi gusto lang talaga, kaya may purpose talaga kaya nangyari ito sa atin. Kasi minsan, na-realize ko din minsan, na-busy tayo sa mga career. Hindi, walang mali naman yung mga pangarap natin. Yung career natin, yung dream natin, sa trabaho, sa lahat-lahat. Kasi minsan tayo, kailangan din natin yung balance talaga. Magkuha tayo ng Panginoon, mag-seek tayo. Kasi minsan kasi tayo as tao lang, tao, hindi man tayo perfecto. Kailangan, baka ito ang mensahe ng Panginoon sa atin na time. Kasi ipapakita ng Panginoon yan sa atin eh. Kasi minsan busy tayo about sa family. Busy tayo, wala tayong time sa family, wala tayong time sa oras sa asawa, sa anak, sa lahat. Kasi busy na lahat. Kasi sa panahon ngayon, sa generation ngayon, di ba, is so mga gadget, di ba, busy na lahat, kaya mga phone, mga, di ba, walang, hindi yan masama, pero kailangan din natin yung time, yung bonding, yung communication, yung relationship sa bawat isa, kahit kaibigan, pamilya, or mahal sa buhay, kailangan natin yung pagmamahal. Yung na-realize ko talaga, kailangan talaga yung time sa family. At higit sa lahat yung time sa Panginoon. Yung time sa Panginoon talaga. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi sabi ng Panginoon, diba? Sa Matthew yung binasa natin na verse, tiwala lang tayo guys. Sa magtiwala lang tayo kasi everything is a temporary lang talaga. Kahit sobrang yaman tayo, sikat tayo, ano ba, kung ano tayo, mawawala din yan. Kasi mawawala din tayo eh. More than 100 years old, hindi naman tayo nakabot yan, di ba? Kahit ano bang tayo, kahit malakas tayo, kahit ano tayo. Short is life talaga. Kung may oras pa tayo, ibigay natin ang oras natin sa Panginoon. Mag-seek tayo, ano? Plano niya, plano ko, plano natin lahat. Di ba guys? Plano. Basta guys, mag-seek lang tayo sa salita ng Panginoon. I-surrender lang natin. Humble ourselves sa araw-araw sa buhay natin. Do it for the glory of God. Kung ano mong ginagawa natin, ibigay natin sa Kanya. Na para sa Kanya. Diba? Ito guys, thank you guys sa vlog ko ngayon. Thank you guys. Sana ma-bless kayo guys sa salita. Huwag ako guys sa yung salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon. It's not for me. This is for the glory of God. Kaya ginawa kong video na ito. Di ba? Para ginamit lang ako sa Panginoon. I'm instrument para ibahagi ko sa inyo na ano ang good news na yung pag-asa na nahatid sa salita ng Panginoon. Okay guys, thank you so much guys sa lahat. Thank you. Ito guys, let's start na tayo sa session ngayon, sa challenge ngayon. Session 12 na tayo.